Gusto ko naman na himig. Ladies and gentlemen, please put your hands together! Mr. Joey! Thank you.
Sarap tugtugin, sarap tugtugin, sarap. Ayos na ayos ang gitara.
Siguro, yung iba dito nakakaalam na meron kaming proyekto ni Sir. Yung i-research natin yung mga katutubang instrumento natin. Diba? Mas na-excite pa ako dito kaysa sa NAM. Kasi para sa atin. Hindi mangyayari ito kung wala ka, Sir Joe. Sir, nakiusap na tayo lang. Nakiusap na po tayo dito sa gagawin natin research and development. Doon sa native instrument natin. Sorry, Sir Joe yung mag-explain. Wala kang mulong dyan, walang hiyala dyan. Noong mid-80s, may nakarating sa kamay ko isang two-string guitar galing sa Lake Cebu. Ang sabi sa akin nung nagdala, si Marily, sabi niya, Hegalong ito, Hegalong. Yun kasi ang salita ng Tiboli doon sa gitara, Hegalong. Turns out, halos lahat ng tribo sa Mindanao may version ng two-string guitar. At iba-iba ang pangalan, depende sa lingwahe. So, Kujapi, Paglong, Kuglong, depende sa ano yung salita ng mga tao. Pero ang commonality is two-string. No, dahil rocker ako, hindi ko kaagad siya na nakuha. Ano ba yan? Sinabit ko lang sa pader. Hindi ko kinalikot. Tapos, nanaginip ako isang gabi, may babae, ang daming suot na makulay, may mga beads. Tapos tinutugtog niya yung instrumento ko sa harapan ko. Ganun pala yun. So nagising ako, kinuha ko yung instrumento, dininisan ko, tapos I started experimenting with it. So ended up installing bass guitar pickups on that instrument. Nasabi ko yan kasi attempt siya at innovation. So, yung isang instrumento na hindi eskwalado ang pagkagawa, kasi handmade, handcrafted, kinapitan ng technology na eskwalado, hindi compatible. And there have been many other innovation attempts. Yung iba, cosmetic lang, yung forma lang ang naiba. Karamihan, katulad ng ginawa ko, DIY, hindi nagmamatch yung technology doon sa instrumento. So, yung gagawin ngayon ni Sir John, missing link. From the ground up, using engineering, acoustic engineering, applied to a traditional design, pero contemporary ang engineering approach. So, exciting masyado kasi wala pang gumagawa niyan sa Pilipinas, sa aking pagkala. Sir, thank you sa pag-ipit sa akin. Ngayon, ito yung kahihiyan ko pag hindi ko ginawa. Which is, confident po akong magagawa natin. Kasi, ayoko mapahiya unang-una ka, Sir Joey. Para sa atin lahat, as Filipino, na lahat gagawin ko po, kahit isarado ko yung shop, para dito sa research nito. Sir, wala po. Isasarado ko po yung shop para mapagbigyan mo yung mga katutubong instrumento natin. Sa tulong mo ni Sir Joey. Ngayon, ito, inipit ko na yung sarili ko. Diba? Ayoko mapahiya siya. Masyadong malaking pressure pero sa isip ko. Nagawa ko na sa isip ko. Kung sino yun nandito, para sa Pilipino po. Ayoko mapahiya. Tapos na eh. Nagawa ko na sa utak ko. Yung execution na lang. Yes. Ngayon, Sir Joey po ulit. Para mag-perform sa inyo. Hindi ko na kailangan na-explain. Di ba nakikiliti kayo lahat sa sobrang galing ng Philippine music. OPM. Supportahan po natin yung OPM. Sir Joey, I love you. Yeah.
mabulbar sa isang sulok na kasuksok. Pangalan ng buhok ay kulang-kulang pagkat marami rito ang may kapansanan. Kulang ng daliri, kulang ng kamay, matang sarado ang paang hindi patay. Walang malaking hiwaga kung paano nagkaganto dahil daw sa dinamitang sa dagat. Hindi na to paputok, hanap buhay lang. Pagkakamali ng kaunti ay natatapyasan. Wala nang hanap buhay, ano pang panlalaman? Sa kumakalat na dyan, ay skerry na naman. Laking sa kunari lang sa katawan. Pagsabog sa ilalim ang lahat kulang. Wasak pati bahura, itlugan ng isda. Kaya pala wala nang huli dahil daw sa dinamita. Lubog sa utang, ganyan kung maningil ang inutang ang kalikasan. Bale ka ng bale at ani ka ng ani. Umiikli ang pisi at ang hirap ng bumawi. Lulubog, tatakas, mababa. Hayaan mong mamuna ang muna na nagana. Ang nangangain ko'y siligan ng patungo. Mapasasabugan ang mutuhay sa'yo. Oh, 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 oh. Sabugan ang bubuhay sa'yo. Magpasasabugan ang bubuhay sa'yo. Ulang na Kapati! Yan, Bagay Cruz! Chong, Tenga Santos, Jovi Ayala, 70s Bistro, LFG, John De La Cruz, maraming salamat po! Thank you, thank you! Very smart, there's lots more! sa daan putikan sa sobrang dulas ay napilitang mag-
pak, pinugad ko ang bagong sapatos ko. Kinali sa aking backpack, gumapakyat sa putik at bato. At nakarating sa balik at ang bundok, naglakad pa loob sa makapal na kahuyan. Nakarating sa daang mata ko, nagsapatos ko'y isusuot na sana. Kanan na lamang ang natitira, saan naman nakarating ang kaliwat. Pinalik-balik ay di pa rin makita. At lumayon ang gagawin ko. Isa na lamang ang sapatos ko, ito na pa yung sinasabi nila. Nakita ko, di mabilang na bituin nang gigising. Sangkong tulipig na kawitan bigla. Ang pagkatong kalakay na kukukakukakan. Mga dahong na tiyanay ng palapakan. Paano magtutulog niya? Works ito, di ba? Sing along, sing along. Happy birthday.
gusto ko kayong, gusto kong makarinig kayo ng medyo traditional na style ng paggitara. So gusto kong tawagin na isang batikan, ano man tawag sa magaling sa kundiman? Kundimanista. Si Ligaya. Ligaya, nandiyan ka ba, Ligaya? Ligaya, pakitaan mo sandali ng kapirasong ano dito. Kapirasong matutnila. Nakita kami sa tindahan ni John the other day. No? Pinick up ko itong gitara. Nagbigitara siya. Asan na? Ayan, si Ligaya. 7 to 7 years old. Kaedad ko to eh, si Ligaya. Ako'y nabighani sa kanyang malambing mga kamay. Huwag ka na muna umuwi. Sandali. Hey, kakantahan ko yung... Konting kwento lang. Kasi hindi totoo po yun na pag-eligy dapat si Katla. Si Ma'am is regular na ano lang, nagpapagawang gitara. So hindi po totoo na dapat pagtutugtog ng eligy is dapat si Katla. Sobrang ganda lang talaga ng talent siya. So si Sir Joey mismo, yun nag-decide na pajajamin siya. Galing pa po siya ng Tagaytay at 77 years old. Si Sir Joey nakipagkarutan kahapon. Biglang likutan. Guys, let's appreciate. 77 years old. Galing pa po ang Tagaytay, nag-travel dito. Lumugtog lang para sa akin. Tawagin na daw siya si Mom Ligaya. Gaya daw yung tawag sa kanya. Thank you.
Well, hindi ko alam kung si masikat si Sir Joey o si Ma'am Ligaya. Sir, ito na lang kaya, sir, yung bigyan natin ng gitara.